طعم الدنيا تغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا وفي أمور الدنيا والدين، وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kinalaman sa Ahkamu Siyam. At alhamdulillah, tamang-tama dahil isang araw na lamang ang natitira para sa ating huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At pinapayuhan ko ang aking sarili gayon sa ating lahat na magsumikap, gamitin at samantalahin ang mga pagkakataon na ito, dahil subhanallah, sa loob ng 10 araw na ito, mga kapatid, ay bababa ang Laylatul Qadr. Insha'Allah subhanahu wa ta'ala, naway ipagkaloob sa atin at ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na dinatnan ang Laylatul Qadr, mabiyayang gabi na kung saan gumagawa ng pagsamba at ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. So speaking of Laylatul Qadr, ito yung ating magiging paksa, lahat ng bagay na may kinalaman sa Laylatul Qadr. Okay. Ang tanong dito, bakit ito tinawag na Laylatul Qadr? Bakit tinawag siya? Laylatul Qadr, na kung tawagin ito yung marangal na gabi. So ayon sa ibang mga ulama, mga kapatid, kanya-kanya silang opinion hinggil sa katawagan ng Laylatul Qadr kung bakit ito tinatawag na Laylatul Qadr. Bakit? Dahil una, sa kadahilanan, dahil sa kadakilaan o karangalan at sagana sa kabutihan, walang duda. Ang tinatawag na Laylatul Qadr, ito ay gabi ng kadakilaan, karangalan at punong-puno ng kabutihan at biyaya. Ito ay ayon sa sinabi ng Allah sa chapter 6 verse 91 ng banal na Quran. Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ang ibig sabihin, hindi nila dinakila. So from the word ng qadar, ito ay nagmula sa word na dinakila. Hindi nila dinakila ng mga musyrikin ng Allah ng karapat-dapat na pagdakila para sa Kanya. Kaya't gabi ng dakila, gabi ng karangalan, gabi ng punong-puno ng biyaya, kaya tinatawag na Laylatul Qadr. Ipinapahiwatig dito na ito ang gabi ay may mataas na katayuan at antas dahil sa pagkakapahayag ng banal na Quran at pagbaba ng mga anghel, mga biyaya, habag at kapatawaran ng Allah na napapaloob sa gabing ito. Ay naman sa ibang mga scholar, tinatawag na Laylatul Qadr ang Laylatul Qadr dahil ang Qadr ay nagpapahiwatig sa panglilimita o pagpapakitid o restriction. Panglilimita, ika nga, o pagpapakitid ng isang bagay. Yan tinatawag ng Qadr. Ito ay alinsunod sa sinabi ng Allah sa chapter 65 verse 7 ng banal na Quran, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ وَمَنْ قُدِرَ, from the word Qadr, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. At kung siya naman ay mahirap sa kanyang pamumuhay, which is limitado ang kabuhayan. Okay? Kaya limitado. Nagpapahiwatig sa panglimita. Okay? Dahil kapag halimbawa mahirap ka sa pamumuhay, limitado ang kabuhayan mo. Ay hayaang gumasta lamang siya ayon sa kung ano ang ipinagkaloob ng Allah sa kanya na kabuhayan. So ang panglilimita dito ay nagpapahiwatig sa pagkubli nito. Nagpapahiwatig sa pagkubli nito o pagtago mula sa kaalaman kung kailan ang eksaktong kaganapan ng pagbaba ng Laylatul Qadr. So kaya nga tinatawag na limitation, ika nga, dahil hindi ipinahayag yung exactly, eksaktong gabi kung kailan ito bababa. Okay, kaya nga, ngunit meron tayong mga guidelines patungkol sa mga bagay na ito batay sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at least takdiran, ika nga, maaaring bumaba sa ganitong specific na mga araw. Pero wala talagang tanatawag na tukoy na araw, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya ito ay nilimitahan yung araw, yung kaalaman patungkol sa pagbaba nito kung kailan ito o kailan ang eksaktong pagbaba nito. Sinabi din ng iba na ito ay tinatawag na Laylatul Qadr dahil ang Qadr ay nagpapahiwatig sa pagtatakda o pagpapasya. Pagtatakda o pagpapasya. Nang ibig sabihin nito na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatakda ng mga bagay o pangyayari para sa susunod na taon sa gabing yaon.
Ito ay alinsunod sa sinabi ng Allah sa chapter 44, verse 4 ng banal na Quran, Fiha yufraku kulla amrin hakim. Ibig sabihin, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ang ibig sabihin na sa gabi niya on ay idideklara o hihahayag ang anumang pinagpasyahan ng Allah. Okay? Pinagpasyahan ng Allah mula sa Lauhim Mahfud tungo sa mga tagapagtala ng mga anghel. Ang lahat ng bagay bilang pagtitiyak na ito ay ang mga pagtatakda ng mga buhay at mga kabuhayan doon sa tao na yaon. At iba pa na mangyayari doon hanggang sa dulo ng taong o hanggang sa dulo ng year. At ito ay hindi na mababago pa at mapapalitan. Subhanallah. So ito yung mga kapatid, ito yung mga iba't ibang kadahilanan bakit tinatawag ng Laylatul Qadr. At ito ay walang anuman, walang problema yung mga kahulugan nito, yung mga kadahilanan. Sa kadahilanan, ito ay parehong kahulugan ng Qadr, parehong implication ng tinatawag na Qadr. Now, pag-usapan natin yung mga katangian at posisyon ng Laylatul Qadr. Ano ba yung mga katangian, antas ng Laylatul Qadr? Una, ibinaba at ipinahayag ang banal na Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. At yan ay alam natin, mga kapatid. Halos lahat ng Muslim ay nabatid niya kung kailan binaba ang banal na Quran, ito ay sa gabi ng Laylatul Qadr. Ito ay sinabi ng Allah sa Suratul Alaq, inna suratul Fajr, suratul Qadr, suratul chapter 97 verse 1, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Okay? Suratul Fajr. Inna anzalna fi Laylatul Qadr. Katiyakan ibinaba namin ang Quran sa gabi ng Qadr. Na ito ay gabi ng karangalan, na ito ay sa buwan ng Ramadan. At pangalawa dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang gabing ito ay higit na mainam kaysa sa 1,000 buwan. Mas mainam yung kabutihan na nagawa ng isang tao na abutan siya ng Laylatul Qadr kaysa sa 1,000 buwan na paggawa ng kabutihan. Subhanallah. Ito ay sinabi ng Allah, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahar. Ang gabi ng Qadr ay gabi na biniyayaan na ang katangian nito ay higit pa kaysa sa 1,000 buwan na pagsamba. Nawala sa ibang gabi ang ganitong katangian. Nagpapahiwatig na ang gantimpala ng anumang gawaing mabuti na isinasagawa sa gabi ng Laylatul Qadr ay higit na mas mainam kaysa gantimpala ng mga mabubuting gawain na ginagawa sa loob ng 1,000 buwan na hindi kasali ang Laylatul Qadr. Subhanallah. Pangatlo, mga kapatid, sa gabing ito ang mga anghel at ang ruh ay bumababa. Buhaba ang mga anghel at ang ruh. Ito ay sinabi ng Allah sa chapter 97 verse 4. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idni rabbihim min kulli amr. Na sa gabing yaon ay bumababa ang mga mararaming mga anghel at si Jibril sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon upang gawin ang anumang ipinagpasyahan o pinagpasyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taong o sa year na yaon. Ang tinutukoy na roh dito, mga kapatid, ay walang iba kundi si Anghel Jibril alayhi salam. Naulat mula kay Abu Hurairah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Laylatul Qadri laylatul sabi'a awit tasi'a wa ishriin innal malaikata tilka layla akthar min al-abdi min adadil hasa. Subhanallah. Ang Laylatul Qadr ay nasa gabi ng 27 o 29. Okay? 27 o 29. So may iba't ibang mga pagsasalaysay ng papahiwatig sa iba't ibang gabi mula sa hindi pares na gabi na nagpapaloob sa huling 10 araw ng Ramadan, yung mga odd number 21, 23, 25, 27. Kaya naman minumungkay na bantayan at magsumigasig sa lahat ng gabi mula sa huling 10 araw ng Ramadan at yun ang pinakamainam, mga kapatid. Sa batay sa isin mula sa salam, ang Laylatul Qadr ay nasa gabi ng 27 o din naman kaya 29. At tunay na ang mga anghel sa gabing yaon sa kalupaan ay mas marami ang bilang nila kaysa sa mga maliliit na bato dito sa lupa. Subhanallah, sa ganung karami, mga kapatid, ang bilang ng mga anghel na bumababa mula sa kalangitan sa gabi ng Laylatul Qadr, mas marami pa sa bilang ng mga bato sa kalupaan. At ang hadith na ito ay matatagpuan sa Ibn Khuzaimah. Pangapat, mga kapatid, ang gabing yaon ay punong-puno ng kapayapaan. Punong-puno ng kapanatagan at kapayapaan. Ito ay sinabi ng Allah, Salamun hiya hatta matala'al fajar. Na ang gabing yaon ay punong-puno ng kapayapaan na walang anumang hindi ka nais na mangyayari hanggang sa pagsikat ng fajar. Panglima, ito ay mabiyayang gabi. Walang duda. Ito ay sinabi ng Allah sa chapter 44 verse 3 ng banal na Quran, Inna azalnahu fi laylatin mubarakah, Inna kunna mundhirin. Katiyakan ibinaba namin ito sa mabiyayang gabi ng Qadr
nasagana sa kabutihan at ito ay sa buwan ng Ramadan. Katiyakan, binabalaan namin ang tao hinggil sa kung ano ang makabubuti, nakabubuti at kung ano ang makakapinsala sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sugo at pagpapababa ng mga aklat upang maitatag ang katibayan ng Allah sa kanyang mga alipin. Pang-ani mga kapatid, nasa gabing yaon ay idideklara ang taunang kaganapan upang yayari. Ito ay sinabi ng Allah sa chapter 44 verse 4 ng banal ng Quran, fiha yufraku kullu amrin hakim. At ito yung binanggit natin kanina. Pang-pito mga kapatid sa pananampalatay Islam, sino man ang kanyang itinayo ang pagdarasal sa gabing yaon na may paniniwala at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, ay papatawarin ng Allah ang kanyang mga naunang kasalanan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr imanan wahtasaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sino man na kanyang itinayo ang pagdarasal sa Lailatul Qadr na may paniniwala, may buong paniniwala at ganap na paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, papatawarin ng Allah para sa kanya ang kanyang naunang pagkakasala. So ito yung mga antas, ito yung mga kabutihan sa Lailatul Qadr mga kapatid na dapat nating malaman upang sa ganun magkaroon tayo ng kaalaman at impormasyon at yun ang magtutulak sa atin na lalo pa tayo magsusumikap, magsusumigasig sa paggawa ng kabutihan lalong-lalo na sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kaya't naman ay payo ko sa aking sarili at ganyan sa atin lahat mga kapatid ay subhanallah, ito 10 araw lamang samantalahin natin ang pagkakataon inshallah sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtayo ng pagdarasal, pagtayo ng pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng sadaka at zaka at iba pa inshallah. So inshallah ay ating tatalakay sa susunod ang mga gabing nagaganap ang Lailatul Qadr, kung anong gabi magaganap ang Lailatul Qadr at ano yung mga inirecommend ng gawain sa Lailatul Qadr at saka ano yung mga sign na nga, ito nga ay bumabana. So inshallah abangan niyo po yan. Allahu a'lam bisawab. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.